po natin ngayon ang isang teacher and guidance counselor at isang principal ng public school. Ma'am, paano po ang ginagawa niyo if there is a report that someone got cyberbullied? Una si Ma'am Presi po muna, Presi de Guzman. Yes. Good day po. Good day, Ma'am. Attorney Kat. So, I'm coming from a public school. Just a bit of correction. I'm not a guidance counselor. Okay. I'm a guidance teacher. Yes. Kaya I was so, ano, with Father Ted saying na yun yung problem with the public school. We lack counselors, full-time counselor, because in my case, I'm handling four classes of grade 10 students mm-hmm. on top of my work as the only guidance teacher of 1,500 wow. students. So, going back to the reporting, I tried to make some protocol in terms of reporting because by this time, yung cyberbullying, parang naka-identify siya as a violation of some certain rules. Yeah. So if that would be the case, that would be on the prefect of the discipline. So most of the time, reports are going to the discipline officer. But as far as my personal case is concerned, yung reported bully sa akin, it's the parents who reported. So yun nga, as we go along with the discussion, I've been hearing na totoo po yun. Hindi ganun katapang yung mga estudyante to report that they were cyberbullied. Because in the case of the parents reported to me na na-cyberbully yung anak niya, at ang una niyang sabi, ayaw po ng anak ko na makarating sa school. So bakit niyo po pinarating sa akin? Kasi ma'am, lagi po akong wala. Solo parent kasi siya. So nakikita raw laging tulala yung anak niya. And he got worried. And then the student confided to the father, pero on the condition na huwag daw paratingin sa school. So, paano natin i-gagawin yung case kung hindi pararatingin sa bata? So, I've talked to the student and sinabi ko lang na parang may narinig akong ganito. And then he opened up. Yeah. And then I said, what if we will be filing a case against, what, how do you feel? And then nabuhayan siya at sabi niya, siguro ma'am, para naman maramdaman ko na nagkaroon ng katarungan yung nangyari. So we ended up to the principal's office. We called the parents. Only the parents of both party agreed. So yun lang po, as I was listening na yung cyber bully and the bully and both has to undergo some counseling. Kasi yung naging ending sa amin, nag-decide na lang yung parent ng bully, ililipat na lang yung anak niya. So it's leading to my question to the panelists na kasi parang ang dilema kasi ng school, wala kasing definite sanction ng isang bully. Parang ganoon. So, parang kasi ang teacher, if they will report a bully, automatic they would think ano yung parusa. Diba? Pero kung talagang counselor kayo, isipin mo, hindi naman, parang drugs lang yan eh. Ang drug dependent, hindi naman talaga sila criminals in the eyes of ano. They are even victims. So parang ganon. I would like then a follow through in a more general and more, I would say, mas malawak po na saklaw, I'm throwing this question. Ano ba dapat talaga ang aming mga response, immediate response, dun sa reported bully? Thank you, Ma'am Presi, for your dedication to the students. Yes. Thank you for your faithfulness in serving the school and the students. We'll go now to Principal Christina Tablanza. Ma'am, biglang principal po ng school, paano ang proseso? Kapag bibigay kayo dapat ng disiplina doon sa nag-cyberbully or ng bully? Ah, okay. So first, ang the job of a school head is to make sure that the teachers, even the administrators, and the students are capacitated when it comes to their behavior. So basically po, each school has what you call child protection policy, which is from DepEd. So this is localized. So what we do is we make our own procedures based from what DepEd has given us. So first po, yung procedure niya talaga, a school personnel or official will file a complaint notice about cyberbullying or bullying or abuse incident. And then the incident will be reported to the school head, that's me, and then
the offending learner and the parent would come for a conference. Yun po. And then, the victim and the offending learner will be referred to Child Protection Committee. So, what we do is we set up a meeting with both the cyber bullied and the bully, and then the parents of both. And then we hold the conference. Yung mga cyber bullies na i-encounter namin, yun bang ang pamilya nila ay magkahiwalay ang mga magulang? So, ang nakikita ko pong problema is that yung mga nagsa-cyber bully na mga bata ay parte ng pamilya na hindi buo, na walang guidance from the parents. So after gathering the barangay, the parents, the teachers, the victims, and the bully, what happens next? Basically, may intake sheet yan. Ay, naanuhan muna, nagkakaroon ng investigation. Kung hindi naman ganun kaano, kasi ano yan eh, it's agreement between the parents then. Kung how could we make na yung hindi naman yung madehado yung bata. So usually ang pwede mong gawin doon, una doon kailangan i-refer mo sila for counseling. So ang ginagawa kasi sa school we only have guidance counsel, guidance teachers. So hindi sila capable na talaga. So basically ang gagawin, i-refer mo ngayon sa hospital. The closest hospital na meron doon sa vicinity ng school. Ganon. So, yun yung problema namin. So, ang tanong ko lang po naman is how could we help our students na ganito yung kanilang setup? Kasi po, yung sa public school, parang 50% of our students are parang belong to broken families o ang mga parents nila nasa abroad, or pag nagpapatawag kami ng meeting, hindi nakakarating because ang mga parents has to work parang from morning up to night, mga alas 10 na dumarating. So wala talagang guidance. I think isa lang pwede ko suggest para maging meaningful naman yung sa I think you have to establish a parenting seminars na lang muna para turuan yung mga magulang kung paano maging magulang. Wala nga po si yung problema. I mean, it is one way of, you know, kahit broken family sila, you know, even a guardian, it should be a regular session na lang muna for them to realize how to become a parent, positive parent. We can only do so much, but in the context of a large school like yours, public, diba, one solution, possible relief for you would be, aside from your internal, yung inner resources nyo roon, you need to network with others. Mm-hmm. And network with different agencies and so on to help dun sa part na yun. While also equipping your own teachers to be maybe alternative or surrogate parents for their wounded students. Okay, na biktima ng cyberbullying and so on. Thank you po for gracing us with your presence. You're obviously devoted to the children in your school. Thank you so much po for your hard work, ma'am. We'll go now sa ating mga Communication Foundation for Asia Communicaton winners. Kumusta kayo dyan? Sila po ay si Merwin Sakdal and Gian Hamisola. Meron po ba kayong masasabi? Hindi po ako magsisinungaling. Naging bully rin po ako at nabully. So, nung mga panahon po na nabubully ako, wala po akong matakbuhan. So, katulad nga po na sinabi ni Dr. Janbo, no, na minsan po yung magulang, imbis na matulungan po nila yung mga anak nila, dahil lang po na daragdagan yung sakit na nararamdaman ng mga bata. So, nung mga panahon po na nabubully ako, hindi po ako dumapit sa magulang ko. Nung naging high school po ako, doon po ako naging bully. Hindi ko po yun itatago, hindi po ako magsisinungaling. Naging bully po ako. At tama po yung sinabi niya na minsan po masarap sa pakiramdam na parang takot sila sa'yo, na nararamdaman mo na may parang mas makapangyarihan ka. Sino po ba talaga yung the best na malalapitan
sa mga panahon po na nag-iisa ka, yun po. Father Ted, perhaps you would like to answer the question. Siguro kung pwedeng, una, mag-audit muna yung buong eskwela. Kumbaga parang titignan natin sino yung parang posibleng mentors. In the meantime, nawala pa mga guidance counselors. Baka may mga mentors na pwedeng tumulong. At saka i-identify ng, di ba may mga eskwela parang merong mentoring program. O kaya merong peer counseling, mga kabataan, no? Actually, kanina kausap ko nga siya, meron siyang mga suggestion eh. Baka pwede mong sabihin yung mga suggestion mga kuya. Sige. Ay, yung suggestion po na sinasabi ni Father ay tungkol po sa campaign namin, which is the Mex filter, na i-filterize po yung mga bad words na ipopost, na tinitend po nila na ipost sa Facebook, mga ganun po. So instead po, nalalabas yung mga words na yun, magiging emoji po siya. Kasi po, sabi po ni Dr. Jan po kanina, na kung ano daw po yung mababasa ng bata, papaniwalaan niya daw po yun. So, why not change it into emojis na lang po? So, less hate, more love. Parang that's ganun. Nice. Ang galing. Oh, let's go back na kay Merwin. Are you ready? Isa din po ako sa nabully. And then, nag-turn po sa... Ako din po yung naging bully. I mean, nabullied po ako, then ako yung naging bully. Then, hindi ko na po pahabain. Wala po akong masabihan nun na... Kaya, nung mga nabubully pa ako, wala akong masabihan. So, sinarili ko din tulad nila. Naging bully ako. Marami akong nasaktan, ganun. May mga circle of friends na nagmi-mission. And then, nilapitan nila ako. Tapos, ayun, sumama ako sa church. Then, Bible study. Doon ko na-realize na pagka tinanggap mo si Lord, papasok sa'yo yung Holy Spirit. Siya yung usang gagawa sa'yo. At marirealize mo na yung mga maling bagay, hindi mo nagagawin. Bali, ibig sabihin, yung Holy Spirit, yun yung kukonsensya sa'yo na hindi mo na dapat gawin yung mga mali. Ayun, narealize ko na yung mga mali kong nagawa ay hindi ko na dapat balikan pa.